everyone, and welcome back to my channel! For today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba gumaling ang anak ko from pneumonia. My baby is now 10 months old and ngayon lang din namin nalaman na 2 months, 4 months, and 6 months dapat may bakuna ang baby ng anti-pneumonia. Hindi siya naibigay sa health center kung saan kami nagpapabakuna, kung saan nagpapabakuna yung baby namin. So, kailangan pala siyang kunin sa private. Ngayon, nagtataka kami, every 2 months bakit siya inuubo, sinisipon, hindi naman siya madalas lumalabas. Ewan ko kung bad thing din na hindi rin siya lumalabas madalas. Kasi hindi siya nakakalanghap ng bad bacteria, tama ba? So, ang nangyari, 10 months, nagkaroon na naman siya ng halak. Yung halak na hindi matanggal-tanggal mula nung pinanganak siya. Nandoon, matatanggal ulit, then magkakaroon ulit. So, nagtaka na kami, and then, in-advise ng pedia na magpa-x-ray siya. So, sinunod na lang namin kasi syempre, nandun yung takot mo, baka mamaya, ano na yun, bakit tuloy-tuloy, bakit panay-panay, bakit every 2 months bumabalik yung ubo at sipon niya. Iniisip namin baka mamaya sangipin lang or what, pero hindi pa naman lumalabas yung ipin niya o yung ngipin niya. Wala kami nakikitang signs na talagang may umuumbok dun sa gums niya. Dun sa baba, yes, pero dun sa taas, yung makikita mo talagang may lumalabas na teeth dun sa gums niya, wala naman nangyayari. So, we decided to consult our pedia, his pedia, na ano ang dapat gawin. After the x-ray, ito yung resulta, papakita ko. Yung resulta ng x-ray ni baby. So, ayan, hawak-hawak ko. Makikita nyo dyan, itong part na to, yan o, ang laki ng sakop ng kulay puti dun sa kulay itim. Unlike this one, this is the right lungs niya. Ito yung right chest niya. So, based dun sa findings, ayan siya. Makikita nyo, ayan. Nandun yung pamumuti. Based dun sa findings, ayan po. Para makita nyo yung totoo sa malo, sa tiyako. Nakita namin at nabasa ng doktor. Meron siyang pneumonia right there. Impressions. Ayan. So, haziness is seen in the right lung. So, that means merong halak talaga siya. Merong ano. Meron siyang pneumonia. So, in-advise ng doktor na mag-antibiotic na kami. Ang ginamit namin antibiotic sa kanya is erythromycin. Ipo-post ko mamaya dito sa taas. Yan, ipo-post ko. Ayan siya. Yung itsura ng gamot na ginagamit ni baby. So, ubus na kasi kaya tapos na yun. Tapos na. So, lahat yung tinapong ko na kasi ayoko nang maalala na may sakit siya. And then, 1 week na gamutan yun, 7 days na nireseta ni doktor para mawala yung halak niya. And aside from that, meron kaming ginamit, aside from his antibiotic, meron kaming ginamit na herbals, para mga herbs, para kahit papano, malesen din yung, matulungan niya yung antibiotic, matanggal yung mga phlegms dun sa lungs niya. Hindi namin talaga pinabayaan kasi mahirap pag lumala ang pneumonia lalo na sanggol lang yung anak mo at hindi nagsasalita. So, naglaga kami ng oregano, pinapainit namin yun, pinapatong namin yun sa sinaing na kanin. Bago maluto ang sinaing, let's say kumulo na, tapos nakikita mong nakaumbok na yung kanin, pinapatong namin yung oregano dun sa plato or sa mangkok, ipinapatong namin sa kanin.
Tapos yun na, lalabas na yung katas nun kasi mababasa, may initan, lalabas yung katas. Pinipiga namin yun. And then yun yung dinadrop namin kay baby. Nalagay namin sa dropper and then pinapatak namin sa kanya. As much as marami, mas maganda. So, ewan ko kung mas maganda, pero yun kasi yung ginagawa namin sa kanya. In a week, so, ayan, kahit papano, nagle-lesson na, unti-unti namin na, nagle-lesson na yung halak niya sa dibdib. Mararamdaman mo kasi yun eh, maririnig mo sa dibdib niya, lalo pag yakap mo siya. Merong kung anong gumagalaw sa dibdib niya, o parang tumutunog. Iba yung pakiramdam, iba yun. So, parang as a parent, nandun yung worry mo. So, lahat gagawin mo para lang mawala yung nararamdaman niya. Kahit sa gabi, nahihirapan talaga siyang huminga, yung sipon niya, to natutuyo, tendency na para hindi siya makahinga. So, yun, gumagamit din kami ng salinase. Salinase, yun yung parang tubig na pinapatak sa ilong niya. Wait, ipapakita ko din dito sa taas. Yan, yan siya. Kung ano, ipopost ko kung ano yung itsura ng salinase na ginagamit niya rin. So, aside doon, kumuha lang ako ng salinase. Ito yung salinase na ginagamit niya. Ayan, ayan siya. There. Ayan siya. Hindi makita. Ayan siya, basta ayan siya. So, pinapatak namin yung sa ilong. Pinapatak namin yung sa ilong niya para mawala yung, kumbaga yung natutuyo niyang sipon sa ilong, medyo lumambot para makahinga siya. Gabi-gabi yun, talagang ginagawa namin yun. And then, meron siyang nebulizer na nabili lang namin for 800, less than 800 lang yata yung nabili namin. Hindi siya yung sinasabi lang portable na walang, hindi na sinasaksak eh. Meron pa rin siyang nasa 800 to 600 lang yata nabili namin online. Maganda naman siya. Okay naman siya at nagagamit naman namin. Online namin siya nabili, kundi siya Shopee yata or sa Lazada namin nabili. Hindi ko na matandaan kung saan ko nabili. Pero ipopost ko din dito kung saan ko siya binili and kung magkano yung bili ko sa kanya. So, screenshot ko din doon sa aking cellphone. Ayan siya. So, ayan. As of now, ang date nung nagpa-check up kami, pa-check up si baby is January 21. Ayan yung result. So, the date today is January 30. So, wala na kami nakikitang sipon sa ilong niya, wala na rin yung pag-ubo-ubo niya, nabawasan na din yung mga halak niya sa dibdib. Hopefully, okay na siya. By Monday, I think babalik din kami sa pedia para malaman kung ano na bang resulta nung lungs ni baby, kung okay na ba, at wala nang pneumonia. Diyos ko po, guys. As a parent, pag may pneumonia yung anak mo, nakakatakot, di ba? So, ayan siya. Oh, guys, oh, si... Di ba, nakakabahala. Tapos, baby, 10 months. 10 months! Diyos ko po. Tapos, hindi niya pa narawal. Ganun lang siya ng ganun. Diyos ko po. Nakakaiyak. Tapos, ito siya. Yun yung x-ray niya, guys. See? Baby-baby yung mga bones niya. Oh. Baby-baby pa. Ito pa, oh. Di ba? Baby-baby ko. Tapos, magkakanyumonya. O pwede sa'yo na lang talaga yung sakit. Kaya hindi naman po pwede yun kasi lumalagaan lalo yung anak mo. So, ayun. So, that's why I need to stop sa pag-aaral ko. Para matutukan ko yung anak ko. Ginawa ko. Andiyan yung pag-aaral eh. Pero yung pakiramdam na magsisisi ka pag may nangyari sa anak mo, kamamatay mo yun, te. Well,
kahit papaano nakahinga na kami ng asawa ko. At hindi ko na nakikitaan siya ng mga signs na nahihirapan siyang huminga minsan. Umiiyak siya, irritable siya. Hindi ko naman na siya masyado na. Although wala pa rin siyang ipin ngayon, pero pinapakain ko na siya ng kanin. Ngayong 10 months siya, pinapakain ko na siya ng kanin. May sabaw na ng manok. Kahit papaano pwede na daw yun kasi wag daw masyadong serelak. Pero okay lang din naman minsan merienda. Pero wag madalas. So, sana meron kayo natutunan. Ang ginamit ko lang, oregano. Guys, oregano, malunggay, and dahon ng ampalaya. Pag samasamahin mo yon, tapos pigain mo, pakuluan mo sa kanin, then pigain mo, painom mo sa kanya. Kahit dalawang beses sa isang araw, kahit isang beses sa isang araw, napaka-importante na. Ha? So yun, nandiyan na sila. Gumawa o magpakulo ng oregano, dahon ng ampalaya, and dahon ng malunggay sa ibabaw ng kanin. Yung nagsasain ka pa lang, tapos yung medyo hindi pa masyadong luto yung kanin mo, patong mo na agad yung... Nakahubad siya! Tingnan mo! Ayoko labi. Okay, so tutuloy ulit natin kasi merong commercial sa likod, merong pangapasaway. Ano nga ba yung sinasabi ko kanina? Sinasabi ko kanina, dahon ng ampalaya, dahon ng oregano, at dahon ng malunggay. Kahit pag samasamahin mo yun, ipatong mo sa ibabaw ng kanin na malapit ng maluto para ma-steam siya. Tapos pagka nakikita mo nagmo-moist na siya at parang natutunaw na yung dahon, tanggalin mo na siya, and then bago siya matuyo, bago siya lumamig, pigaan mo na agad kasi may tendency matuyo yung dahon. Pag natuyo yung dahon, mawawala na yung katas nun. Okay? So, kailangan, papakita ko kung paano gawin yun. Magpo-post din ako ng video kung paano siya gawin. Para to sa mga mamis din na gustong kahit papaano, yung mga babies nila hindi ganun agad-agad nagkakasakit. So, may panglaban. Okay? Hindi lang naman to para sa bata, guys. Para din po ito sa mga matatanda na mahirap nang dumepensa yung katawan sa mga sakit. So, hindi lang to para sa mga babies, sa mga bata, o sa mga hindi pa marunong magsalita. Pwede rin po ito sa mga kagaya natin. So, ayan. Kung nagustuhan niyo po itong video na to at nagustuhan niyo yung topic natin today, please like this video and please subscribe para po sa mga susunod nating videos para ma-notify kayo, and please click the button para notify kayo always. So, thank you for listening, guys. Thank you for watching. Kita ulit tayo sa susunod. Bye-bye!